Sabi ng Bible, riches can disappear fast. So watch your business interests closely. Know the state of your flocks and herds. Noon, ang yaman nabibilang sa dami ng tupa, sa dami ng alagain. Kaya nga, binibilang yan, 6,000 flock, 6,000 oxen, 3,000 sheep. Napansin niyo ba yan? Kahit sa Job? In other words, may record sila. Marami sa atin, gastos ang gastos, hindi natin inaalam anong record natin, wala tayong accounting. Basta, ang hirin natin mag-signs and wonders. Lalo ngayon, nauso na yung, yung credit card. Sign ang sign. Pagkatapos ng mga yung statement of account, nagwa-wonder, ha? Saan na ako magbabayag? Paano ko mapapayaran ito? Walang ganon. You need to know where your money is going and where your money is coming from. You need to know how much is coming in. You need to know how much is going out. Nakukuha natin. Andyan pa kayo. Kahit isudyante kayo, alam nyo dapat yun, magkanong baon ko, magkanong gastos ko. Naalala ko yan, God has been so good. Nung naging Christian ako, kasi tatay ko binibigay ng baon sa akin, papunta lang, kulang pa eh. Biro nyo pa, masahe ko papunta, 6 pesos, ang baon ko, 5 pesos. Type nyo? E paano yung pauwi? Ang galing ng Diyos, God gives ability to gain wealth. Yaman din lamang ko, konti ang pera ko. God taught me, one, huwag kang maingit sa mga classmate mo. Yung pera, nilalakad ko na lang. Kasi alam ko na eh, kapag ginastos ko, boss, nilalakad ko. Sa nakaipon ako ng isang araw, 5 piso, tama? Pati pabalik, palakad na. Isang linggo yan, nakabili ako ngayon ng papel. Paninda. So nagtitinda ako ng papel sa mga classmates ko. Kaya nga nung nagtitinda akong ganyan, exam, naubos kay paninda ko eh. Ako ang walang papel. Ay, nakakahiya. Oh. Sunod, natutunan ko magluto. Paturo ko sa magulang ko. Turo akong peanut butter. Kaya may kapital ako, binili ko ng peanut butter, ng mga raw materials, nagawa ko peanut butter. Nagbebenta ako sa mga teachers ko. Wala akong libro, kaya sa library ako pumupunta. I could not afford to buy books. Tapos, nakakita ako na magtitinda ng chinelas. Nagtitinda akong chinelas. Hiniya pa nga ako ng isang gwardiyang kasama ko, kaklase ko, sabi niya, binubuksan yung bag. Ano to? Nilalabas yung sandwich, yung peanut butter, puro paninda. Walang libro. Kala ko ba nag-aaral ka? Oo. Accounting. Business administration. Kaya nga nagbi-business ako sa loob eh. Nakatapos ako. Kaya naman, aral ka din. Kasi kailangan mo mag-aral. Kasi makaka-scholarship ka. Libre tuition fee. The another additional income. Kaya yung mga sabi, wala kasi kaming pera, hindi kami makapag-aral. Excuse me. Lahat naman tayo walang pera, no? Hindi yun excuse. You think and you manage. Magkano mo pasok, magpara, alam mo pa paano ilalabas. You better know how to manage your money. Have a good accounting. Kahit pastor, kahit church, ganun yun. Nagkakaroon ng accounting, hindi ko mo by faith. Oh, bahala na si God, bahala na si God, bahala na si God. Kaya tuloy niyan, bahala ka na rin. Nakuha ninyo? Hello? Huwag nyo sisisihin na ang Diyos pinabayaan kayo. Hindi siya nagpapabaya sa atin. He wants us to be disciplined enough to understand how to manage His resources.